isang mabiyayang pagninilay pong muli sa inyo, mga kapatid. At peace be with you sa lahat ng naaabot ng ating programang ito, nitong ating pagla-live streaming na ito. Mga kapatid, ikinagagalak ng Panginoon na tayo muli magkasama-sama. Kaya nawa, masaya din tayo at puspos din tayo ng kagalakan sa ating puso na tayo muling makapagninilay ng mabuting balita ng Panginoon. Amen po. At nawa nga ang biyaya ng Diyos ay muling bumuhos sa atin upang maluwalhati muli ang ating Panginoon. Amen. Nawa yung ating mga puso ay muli nating buksan ang ating isipan, ating pangunawa upang muli ang Panginoon ay malaya makapangusap sa atin. Amen po. Okay. Muli, simulan po natin ito, mga kapatid ko sa Panginoon, sa isang maikling panalangin at hayaan natin na ang Espiritu ng Diyos ay malayangang mangusap sa atin. Amen? Okay. Tara na po. Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen? Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Panginoon, na dakila sa lahat ang lumikha ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Dalangin namin na, Panginoon, na muli bumuhos ang iyong grasya sa amin, ang iyong habag at awa, ang iyong pangunawa, ang iyong liwanag, O Diyos. At muli maranasan ng bawat isa, Panginoon, ang iyong kagandahang loob, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan. Nananalig po kami, Panginoon, na muli ikaw po ang nagtakda ng araw na ito, ng sandaling ito, saan man naroroon ang aking mga kapatid. Dalangin ko po, Panginoon, na muli bumuhos ang iyong biyaya sa kanila, lalo na ang kagalingan sa mga may karamdaman, ang mga solusyon sa mga problema, ang Lord kalutasan sa kanilang mga suliranin, ang biyayang hinihintay nila, hinihingi nila sa iyo ay pagkalob mo nga sa pakikinig pa lamang nito, Panginoon. Nananalig po kami, Ama, na ang aming dinudulugang Diyos ay isang Diyos na nagmamahal, isang Diyos na mapagmalasakit, isang Diyos na mapagpatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya naman inaangkin po namin muli ang habag at awa mo isa sa amin at muli parangalan mo po ang iyong dakilang pangalan. Inaangkin po namin muli ang tagumpay, Ama, ng pagninilay na ito sa pamagitan po ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas, na kaisa mo nagahari at ng Espiritong Banal, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen at amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord, praise God, praise Jesus, praise the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Okay, dear brothers and sisters, tayo po'y muli magbukas ng ating puso at isipan. Amen po. At hayaan natin na mangusap ulit tayo sa atin ng Panginoon. Ang ating Diyos ay laging nagmimiti na tayo ay mapagpala. Tandaan po natin ang ating Diyos ay Diyos ng pagpapala. Hindi po siya Diyos ng parusa. Hindi po siya Diyos na malupit, bagkos. Ang ating Diyos na nilalapitan at pinakikinggan ay isang Diyos na mabuti at dakila sa lahat. Amen po. At maniwala tayo na muli ang ating pagninilay na ito ay kalulugdan niya. Amen? Okay, tayo po, ito po ang aking i-share sa inyo. Hahanguin ko po sa sulat or aklat ni Santiago, kabanatang 1, talatang 22 hanggang 25. Sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at patuloy at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakalilimot. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, pinupuri ka namin. Lord, salamat po sa Diyos
Salamat sa Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon. Okay, mga kapatid, pamagatan natin ito na ito ang mga susi ng pagpapala. Sabi doon, ito, sabi doon na, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Gusto niyo bang pagpalain? Okay, makinig po kayo mabuti. Makinig kayo mabuti kasi ito po yung iniudyok sa akin ng Panginoon na ishare ko sa inyo, yung mga susi ng pagpapala. Mga susi. Alam niyo, walang taong hindi gustong pagpalain ng Panginoon sapagkat sinasabi ko po nga po sa inyo, ang ating Diyos na sinasamba ay isang Diyos ng pagpapala. Isang Diyos na mabiyaya, isang Diyos na may-ari ng lahat, at isang Diyos na mabuti. Kaya kung mayroong hindi mabuting nangyayari sa atin, hindi po yan gawa ng Panginoon. Lahat ng kabutihan na nangyayari sa atin, lahat yun ang mga gawa ng Panginoon. At gusto niyang gumawa, sa totoo lang, gusto niyang gumawa. Kalikasan niya ang kabutihan. Amen. Alam niyo, maraming uri ng pagpapala. May mga pagpapalang yung pangangailangan natin araw-araw. Yung pangkaraniwang pangangailangan natin araw-araw, isa po sa uri ng pagpapala, yan na pwede natin matanggap kapag nakuha natin yung susi ng pagpapala. Ano? Isa pa yung kalusugan. Kapag tayo walang sakit, ay napakalaki ng biyaya, yan, napakalaking pagpapala na sa atin. At kung tayo na may karamdaman at tayo pinagaling, aba, talagang napakalaking biyaya yan, napakalaking pagpapala. Yung iniingatan tayo ng Panginoon, alam naman natin, sabi nga sa 1 Peter chapter 5, verse 8, ang demonyo daw ay nadyan lang, aali-aligid at lagi naghahanap na magagawa ng masama. Amen, ang masasakmal. Para daw leon yan, umaatunga, laging nandyan, naghahanap ng masusila. Oh. Kaya kapag tayo iniingatan, na maghapon tayo, na walang nangyaring disgrasya sa atin, o sakuna, o yung masasaktan tayo, o whatever man yan, hindi tayo nagkaroon ng karamdaman, hindi tayo nagkaroon ng COVID na maghapon, ay isang malaking biyaya na po yan, isang malaking pagpapala na. Amen. Yung kapayapaan, kapag mapayapa ang buong maghapon natin, malaking biyaya na po yan, sapagkat maraming taong walang kapayapaan. Lalo na sa panahong ito, nako, ang dami palang nadidepress, ano? Ang dami nga, kahit doon sa abroad, nakakarinig ako ng mga balita na sa kababayan natin na talaga nadidepress sila. Pero kapag tayo mapayapa, malaking biyaya na po yan, mga kapatid. Yung katagumpayan, halimbawa meron tayong problema tapos ay nabigyan ng solusyon, malaking biyaya yan. Yan po'y pagpapala. Nagaling lahat sa Diyos yan. Amen. Yung patnubay, yung pinapatnubayan tayo para hindi tayo mamali ng desisyon o kaya mamali ng pupuntahan, mga kapatid, at inilalagay tayo sa tamang lugar, ay yan po'y malaking biyaya o pagpapala ng Panginoon. Isa yan sa mga pagpapala. Yung pagliligtas, yung ikaw ay napahamak, may nangyaring trouble sa iyo, pero iniligtas ka ng Panginoon. Yan po'y isang malaking biyaya o pagpapala ng Panginoon. Isa pa yung, basta, ang ano po nito, ang sumatotal nito, lahat ng mabubuting nangyayari, mga kapatid, nangyari sa atin o mangyayari pa, lahat po yan ay pagpapala ng Diyos. Biyaya po ng Diyos sa atin. Lahat yan. Lahat ng, inuulit ko po, lahat ng mabuting bagay, lahat ng mabuting pangyayari ay galing sa Diyos o gawa ng Diyos. At ang lahat ng yan ay pagpapala ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, of course, ang Panginoon ay, sabi nga sa Bible, ay pinapapatak niya ang ulan sa masasama at sa mabubuti. In other words, mga kapatid, ay may mga taong kahit hindi nila nasusumpungan yung susi, ay pinagpapala pa rin. Pero, yun po hindi siguraduhan. Ibig sabihin, walang katiyakan po yun. Dahil ang ulan, di ba, ay tsambahan yan, tsempuhan lang, di ba? Maaring abutan ka ng ulan, maaring hindi ka abutan ng ulan, or maaring hindi umulan talaga at all, di ba? But then, may susi po ang lahat ng pagpapala ng Panginoon. Basta kailangan natin at makakabuti sa atin, may susi po yan. Amen. At yun po ang gusto kong i-share sa inyo. Amen. Kung ano man yung biyaya na yan na kailangan natin,
gawin lang natin itong ating pagninilayan at makakatiyak po tayo kung ito magagawa nating lahat. Nako mga kapatid, minuminuto, segundo, mararanasan po natin ang biyaya ng Panginoon. Amen. Yung hindi ka kinakapos, hindi ka nangungutang, napakalaking biyaya niyan. Ay mayroong maraming tao, mga kapatid ko sa Panginoon, marami silang pagpapala, maraming biyaya, pero ang dami rin nilang iniintindi, wala silang kapayapaan at walang kagalakan. So, hindi totoong pinagpala yun. Amen? Ngunit ito, subukin lang po natin na talaga isa puso natin at ating isa buhay at makikita po ninyo, katulad ng ating, sa ating sinabi, ang taong nagsasaliksik, ito po sasaliksikin natin, kaya yung mga makikipagnilay sa atin ngayon, yun po yung mga kasama sa mga nagsasaliksik. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Ibig sabihin, nagsasaliksik tayo noong kautosan na nagpapalaya sa tao. Kaya ito nga po ito yung susi sinasaliksik natin, yung mga pagpapalaya sa tao. Alam niyo, the best thing in life is yung being free, to be free is the most important talaga sa ating buhay. Tandaan po natin yung ikaw ay malaya. Nako, yun po ang pinakamasarap. Amen. Okay, malaya sa takot, malaya sa pangamba, sa kagipitan. Amen? Kaguluhan. Ay, napakalaking biyaya at pagpapala po niyan. Ngayon, ano yung mga susi ng pagpapala na yung mga binanggit ko sa inyo? Ano mga susi nito? Number one ito, sabi sa Zechariah chapter 14 verse 17, ang alinmang bansang hindi sumasamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang hari ay hindi makakaranas ng ulan. Tingnan nyo. Ang isa pala sa pagpapala, para tayo ay makaranas ng ulan. Ang ibig sabihin ng ulan ay biyaya. Sa Bible, kapag binanggit yung salitang ulan, mga kapatid, palibasa, bihira lang umulan doon sa Israel. At kapag umulan, sigurado yung tutubo yung mga halaman, pananim nila, magiging masiglat, mabunga. Amen. So, ang ulan ay simbolo po ng pagpapala. Ngayon, ano ang susi? Ang isang susi ay, mga kapatid, yung pagsamba sa Diyos. Kapag tayo po ay laging sumasamba sa Diyos, tanungin natin sarili natin, gaano kadalas nating sinasamba ang Diyos? At gaano kataimtim yung ating pagsamba sa Diyos? Gaano natin pinapahalagahan yung pagsamba sa Diyos? Yung lagi mo sinasabi sa Panginoon, kinikilala mo siya na bilang Diyos sa buhay mo. Amen. Yung sinasabing, Lord, sinasamba kita, ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking hari. Sinasamba kita. Ikaw ang lumikha sa akin. Nilikha mo ako para sambahin ka. Kaya naman ginagawa ko ito na sinasamba kita. Sinasamba kita. Alam ninyo, madali ang magdasal. Ano? At halos naman lahat ay nagdarasal. Ano? Lalo na mga Kristiyano, lalo na mga nakakilala na sa Panginoon. Pero alam nyo, ang isa sa susi ay hindi lang dasal. Kadalasan kasi sa dasal ay humihingi, ano? Pag sinabi nagdarasal naman ako, ibig sabihin niya ni lumalapit sa Diyos at humihingi. Pero ang mahalagang bahagi, or mga kapatid na ginagawa ng isang tao, every time na nakikipag-ugnayan sa Diyos ay to worship Him, ang sambahin siya. Kaya nga sabi ng Lord doon, kapag hindi tayo sumamba, walang ulan. Amen? So, in effect, mga kapatid, kapag tayo palasamba, amen, madalas tayo sumasamba, ay mabilis, madalas ang patak ng ulan. Amen? O biyaya ng Panginoon. Maliwanag po, mga kapatid. Kaya magandang pinapractice po natin, nagiging ugali na natin, nagiging way of life na natin, yung pagiging mapagsamba sa Diyos. Amen? Saan man tayo naroon, nasasabi natin na sa Panginoon ng Lord, sa dakong ito, sinasamba kita. Kahit hindi ka lumuhod, kahit hindi ka magsalita, alam ng Panginoon ang puso natin. Amen. Yung sabihin natin ng Lord, sinasamba kita bilang ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking hari. Subukan nyo lang po, kaysa kung ano-anong pinagkakaabalahan natin na minsan wala namang kwenta, no?
minsan ay nag-uubos lang tayo ng oras, pero subukan niyo po na sa mga ganung pag-aaksaya natin ng oras, ipalit natin ay pagsamba at makikita niyo po ang epekto. Amen? Kasi ang mystery na nasa likod noon ay ito, alam ninyo, hindi nagiging Diyos, totoong Diyos sa buhay natin ang Diyos kapag hindi natin sinasamba siya. Nagiging totoo lamang siyang Diyos sa ating buhay kapag sinasamba natin siya, sapagkat ang Diyos ay sinasamba. Kuha niyo po, yun ang misteryo doon sa pagsamba. Kinikilala natin na tayo nilikha lang ng Diyos at tungkulin natin na sambahin siya, at yung nagaganap sa atin yung pagkalikha sa atin na sambahin natin siya. At kinikilala natin na talagang ang Diyos ay Diyos na dapat sambahin. Amen. So the more we worship, the more blessings. Yun ang ano noon, yun ang suma total noon, mga kapatid. Amen po. Pangalawa ito, nasusi ng pagpapala ito, yung pagpaparangal sa Diyos. Napararangalan ba natin ang Panginoon? Pinaparangalan ba natin siya? Napararangalan natin siya pagkalimbawa, nagte-testimony tayo, alimbawa ay nagpapatotoo tayo na ipinapatotoo natin ang kabutihan ng Diyos. Napararangalan natin siya. Alam niyo po, sa mundong ito, lalo na sa kapanahon ng ito, lalo na yung media, kadalasan, manood ka ng TV, ang laging na-highlights diyan yung mga ginawa ng Diablo, yung mga ginawa ng demonyo. Eh, ang katotohanan na mas maraming ginawa ang Diyos na mabuti kaysa ginawa ng demonyo. Pero, tingnan nyo, ang laging nababalita yung ginawa ng Diablo. Kaya, itong mundong ito, pasama ng pasama eh. Lalong hindi pagpapalain. Bakit? Ang nahayag ay yung ginawa ng demonyo. Kaya maraming tao nawawalan, yung parang di na naniniwala sa Diyos sapagkat walang nagpapatotoo ng kabutihan ng Diyos. Amen? Tingnan nyo, sabi dito sa Psalm 85 verse 9, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Tingnan nyo, dito sa atin nilang Pilipinas, mga kapatid, mabibilang mo ang mga radio station, dyaryo, mga babasahin, mga kahit niya sa mga text, sa mga YouTube, birang-bira talaga 'yung nagpaparangal sa Diyos. Oh, 'di ba, mga kapatid? Kaya tingnan nyo, mas lalong lumalaganap ang kahirapan, ang mga sakit karamdaman. Bakit? Sapagkat 'yun ang na-highlights. 'Yun ang laging na nabobroadcast, 'di ba? Amen. Subukan lang natin na laging ang gawin natin iparangalan ang Diyos. Sino man makausap natin, ang ikwento natin ang kabutihan ng Diyos. Subukan niyo po at makikita niyo tutuparin ng Panginoon ang sinabi niyang ito. Oh, sabi sa Malakay chapter 4 verse 2, sabi niyo, ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin o kay Yahweh ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw, at ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Yan. Diba? Sabi doon, yung mga nagpaparangal daw sa Diyos ay sisikat ang katarungan ng Diyos na tulad ng araw. Ibig sabihin, aba, kung ano yung para sa iyo, katarungan yun. Kung ano yung para sa iyo, mapapunta sa iyo. Amen? Kung ano yung inilaan ng Panginoon, mapapunta sa iyo. Yun ang katarungan eh. What you deserve, na yun ang katarungan. Amen? O, mapapasa iyo. So, hindi yung katulad ng ibang sikap na ng sikap, pero walang nangyari. So, mga kapatid, kung darating sa iyo ang katarungan, yung pinagsikapan mo, pakikinabangan mo. Yung pinagpaguran mo, pakikinabangan mo. Amen? Yung pinagsipagan mo, papapakinabangan mo. O, di ba, biyaya yun? Amen? May mga tao na hindi pa inaani, mga kapatid, ay ubus na. Bakit? May utang kasi. O kaya naman, merong pangyayaring nangyari sa kanya na kulang pa yung kinita niya para pambayad. Di ba, nagkasakit yung kanyang mga mahal sa buhay. Di ba? So, hindi na papakinabangan niya yung kanyang pinagpaguran. Kuha niyo po, mga kapatid, hindi pinagpala yun. Ngayon, ang gawin natin, lagi natin sanayin ang ating sarili na tayo nagpaparangal sa Diyos. Amen. Pangatlo ito, yung pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon.
Sabi sa James chapter 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. O yan. Kaya iwasan natin mga kapatid ang magyabang, yung masyadong bilib sa sarili, talagang kung iwasan natin yung ang tingin sa sarili, mas higit kaysa iba. Mas mabuti pang isipin natin na tayo mas mababa kaysa iba at doon tayo ipagpapalain ng Panginoon. Kasi nga sabi ng Panginoon, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas o doon sa mga proud na tao. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Kuha niyo po mga kapatid, tingin niyo, sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5, ganun din, sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Sinasalungat. Napakahirap makakontra ng Diyos, di ba? Napakahirap na ang Diyos ang iyong kakontra, ang sumasalungat sa iyo. So, ibig sabihin, ano man pinagsisikapan mo at sinasalungat ka ng Panginoon, inuupos ka ng Diyos, walang mangyayari doon sa ating pagsisikap. Walang biyaya, walang pagpapala. Amen. Whereas, kung tayo po ay magpakikita natin sa Panginoon na tayo mapagpakumbaba, ano yung mga tao mapagpakumbaba? Yan ay mapagpasensya. Amen. Mapag-unawa sa iba. Amen. Hindi niya mapanghatol. Amen. Hindi niya itinuturing na siya'y higit kaysa iba. Amen po. Hindi niya nagyayabang naghahangin. Amen po. At kapag ang isang tao mababa ang kalooban, sabi ng Panginoon, ay pinagpapala niya. Itong demonyo, lagi ang gusto ng demonyo, ay parangalan natin ang ating sarili, buhati natin ang sarili nating bangko. Di ba? Yun. Kapag lagi nating pinupuri ang sarili natin at gumagawa tayo ng paraan para tayo ay ma-exalt o maparangalan, mga kapatid, lagi tayo naghahanap ng parangal sa ating sarili, malabo po tayo sa biyaya ng Panginoon. Amen? Baka biyaya na ay naging bato pa, no? Yan. Sabi sa 2 Samuel chapter 22 verse 28, sabi doon, mga mapagpakumbabay, iyong iniligtas, ngunit ang palaloy, iyong ibinabagsak. O, tingnan nyo, iniligtas. O, di ba, pagpapala, pag iniligtas ka, pero ipinangako yun sa mga mapagpakumbaba, hindi sa mga mapagmataas. Amen. Kaya kung tayo lagi nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, wala tayong ipinakikitang yabang, mga pagmamataas, tandaan po natin, ano man ang ating kasapitan, ililigtas tayo ng Panginoon. Sabi sa Psalm 25 verse 9, sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Tingnan nyo, may patnubay ka. Kung may pinapatnubayan ka ng Panginoon, tiyak yun, hindi ka maliligaw, hindi ka mapapariwara, hindi ka mapapasama. Bakit? Ginabayan ka ng Panginoon eh. Ay sinong ginagambayan ng Panginoon? Yung mapagpakumbaba. Pero yung di mapagpakumbaba ay parang kaya kadalasan ng mga mapagmataas napapahamak eh. Dinaanan ko po kasi yan. Kaya alam ko, talagang totoong-totoo yan. Amen. Yung lalo na yung mga bilib sa sarili, yung ayaw na ayaw mapintasan, ang gusto laging pinupuri, yung mga gusto lagi siya ang pinag-uusapan na sikat. Yan. Pinaparangalan. Yan naman. At kapag napintasan ang sama ng loob, pag na-i-correct masama ang loob, yan. Naku, mga kapatid ko sa Panginoon, mahirap na buhusan ng pagpapala ng Diyos yan. Number four, ito. Yung pagmamahal sa Diyos. Ito ay sa susi ng pagpapala ng Diyos, yung pagmamahal sa Diyos. Tingnan niyo, sabi sa 145 ng Salmo o ng awit. Sabi ito, yaong umiibig sa kanyang lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay wawasakin niya at walang mabubuhay. O, iniingatan ng Panginoon yung mga nagmamahal sa Diyos. At sabi sa Romans chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang layunin. Ibig sabihin mga kapatid, kapag iniibig natin ang Diyos, yung pag-ibig na sinabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Kapag nagawa natin yon, ang Diyos daw ay kasama natin lagi sa ating buhay,
at tayo sasamahan para tayo mapabuti. Gagawa siya ng mga kabutihan para sa atin. Amen? O, yung mga pagpapalang yun, hindi ka mapapasama, bagkus mapapabuti ka pa. Amen. Bakit? Kasama mo yung Diyos na ang laging gagawin niya ay hatakin ka sa ikaw ay mapapabuti. Bakit? Kasi pinangako niya yun. Amen? Na kapag tayo umiibig sa kanya ng totoo, kaya nga doon sa unang binasa natin, sabi doon, yung umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan. O, tingnan nyo, iingatan ka ng Panginoon. O, kapag umiibig ka sa kanya ng lubos, ang ibig sabihin ng umiibig ng lubos, yung sinabi ng Panginoon, ibigin nyo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong pagkatao natin, yung buong isip natin at puso natin. Di ba? Amen? Buong lakas. O, ibig sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag ito yung nagagawa natin, hindi natin pinagpapalit si Lord sa iba. Amen? Laging siya ang pinaka-iibig natin, pinakamamahal natin. Ayaw nating mawalay sa kanya. Di ba? Ayun ako. Ang biyaya ng Diyos, nandyan lang lagi, available lagi. Maliwanag po ba, mga kapatid? Para sa ating kabubuti. Isa pa ito, paglilingkod sa Diyos. Ito isang susi pa rin. Pagkawag tayo naglilingkod sa Panginoon, ibibless tayo ng Panginoon. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Oh, sabi dito, Psalm 34 verse 22, mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa nagpapasakop, siya ang mag-iingat. Tingnan nyo. Maliwanag po. Kapag ikaw kasi naglilingkod sa Panginoon, may special privilege ka. Iba pag naglilingkod. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 18 ba yun? Sabi doon sabi ng Panginoon doon, bandang uli, makikita ng lahat ang pagkakaiba ng taong naglilingkod at ng taong hindi naglilingkod, ng mga sumusunod at ng hindi sumusunod. Oh, di ba? Oh, dito parang hindi mo makikita. Ikaw mismo alam mo 'yon. Kung ikaw ang naglilingkod, nararanasan mo. Yung tingin ng iba, hindi ka ganoon, pero ikaw mismo nakakaranas. Pero time will come, sabi ng Panginoon, talaga mahahayag din sa kanila ang pagkakaiba na naglilingkod at ng hindi naglilingkod. Amen. Okay, sabi nga dito sa Psalm 68 verses 9 to 10. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumapatak. Lupain mong natuyo na'y nananariwa at umunlad. At doon mo pinatitira yaong iyong mga lingkod ang mahirap nilang buhay sa pagpapalay pinupuspos. O, tingnan nyo. Sabi ng Panginoon, kapag lingkod ka, ang mahirap nilang buhay sa pagpapalay pinupuspos. Kuha nyo po mga kapatid. Tandaan po natin, iba pag naglilingkod kami, pangako ang Diyos. Kaya nga sabi, walang lingkod na pinabayaan ng Diyos. Walang lingkod na pinabayaan ng Diyos. Kaya ayaw na ayaw ng Diablo na naglilingkod tayo Tandaan po natin, marami ang uri ng paglilingkod. At tandaan po natin, ganito lamang ninyo malalaman na tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. Yung mayroon tayong ginagawa, mayroon tayong contribution or mayroon tayong participation, mga kapatid, sa pag-unlad ng pananampalataya ng Kristyanismo. Halimbawa, yung gawain ng Panginoon, ano mang naiitulong mo dyan, hindi po pwedeng nanonood ka lang o kaya ikaw iandun lang, mayroon kang ginagawa para sa gayon ay umuunlad, nag-expand yung kingdom of God o lumalawak yung paghahari ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, naglilingkod na tayo. At isa pa, eto mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, tandaan po natin, naitatanong yan kay Lord. Naitatanong, Lord, ano po ang trabaho ko? Ano po yung papel ko dito sa community namin? Ano po ang papel ko dito sa simbahan namin? Ano po ang magiging bahagi ko dito? Ako ba'y sisimba lang ng sisimba? Wala akong ginagawa. Ang pangako ng Panginoon na doon sa mga naglilingkod, kung gusto natin pagpalain, dapat mayroon tayong nagagawa para sa simbahan, para sa kapatiran, para sa fellowship, para sa community na kinabibilangan natin. Amen? Hindi po pwede yan nagsosolo. Katulad ng ibang, basta hindi ako gumagawa ng masama, basta ako, wala ako inaargabyado, okay ako. Hindi po yan. Sapagkat tayo, si Jesus ay nag-iwan ng tinatawag na body of Christ. Ano yung body of Christ? The church. The church is the body of Christ.
Amen. Kaya dapat meron tayong bahagi. Sabi nga, iba-iba ang bahagi ng katawan. Mayroong mata, mayroong ilong, mayroong tenga, mayroong bibig, mayroong kamay. Amen. O mayroong paa, o whatever man, dapat isa tayo sa bahagi doon. Hindi baling ikaw ay kukulang basta nandiyan ka. Amen. Tanda natin, kukuman may function. At ang hirap kaya magkamot ng walang kuko, di ba? Amen? So, ganun yun. Ano man ang gampanin natin, mayroon po tayong kalalagyan sa katawan ni Kristo. Ako, alam ko ang papel ko sa katawan ni Kristo. Eto, bibig. Magsalita. Amen po. Nahanap ko yan kasi tinanong ko kay Lord. Nung nakakilala ko kay Lord, nakarinig ako ng mabuting balita, at tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoong Tagapagligtas, tinanong ko, Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Anong gusto mong bahagi ko dito sa iyong katawan, dito sa iyong simbahan? At inilid naman ako ng Panginoon doon. Kasi kapag ka tinatanong mo talaga at naintindihan mo na dapat ay may bahagi ka, dapat talaga, mga kapatid, diba, nagsosupport ka. Basta pag nagsosupport ka, tandaan po natin, mayroong kang pagpapala kay Lord. Amen? Okay, naglilingkod ka na rin. Okay, isa pa, ay of course, itong pagsunod. Pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yung, alam nyo kasi, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, eh, ito yun eh. Tayo kasi mayroong sariling kalooban. At kadalasan ang sarili nating kalooban, mga kapatid, ay madalas ay labag sa kalooban ng Diyos. Totoo po yun, kasi tayo mayroong tinatawag na sinful nature. Yung kalikasan na mas madali sa atin ang sumuway sa kalooban ng Panginoon at sundin yung gusto natin. Sundin yung gusto ng ating katawan. Oh, amen. Lalo na yung sasarap ang katawan mo, sasarap ang pakiramdam mo. Amen. Minsan para masunod mo 'yon, lalabag ka sa kalooban ng Panginoon. 'Di ba? Oh, 'di ba? Alam niya ng mga maglalasing at naninigarilyo. Alam na alam 'yan. Amen. Bakit? Sapagkat ang paglalasing hindi kalooban ng Panginoon, pero gusto ng katawan mo. Oh, hindi ka bi-bless ng Panginoon diyan. Amen po. Pagsasigarilyo, gusto ng katawan mo, o gusto ng panlasa mo, ng bibig mo, pero hindi gusto ng Panginoon. Labag sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon na ito, huwag tayong sumuway, bago sumunod tayo. Tingnan niyo, sabi ng Panginoon ito, Isaiah chapter 48 verse 18, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang along gumugulong sa dalampasigan. See, ang liwaliwanag niyan na ipinangako ng Panginoon sa mga masunurin. Amen. May mga tao na masunurin. Masunurin sa asawa. Masunurin sa kanya mga mahal sa buhay. Pero hindi siya masunurin sa Diyos. Oh, pag ang asawa niya nag-utos, sunod ka agad. Pero pag ang Diyos ang nag-utos, hindi sumusunod. Pag sinabing, patawarin mo na yon. Amen. Pero, nako, sakana. Pero kapag ang kanyang asawa ang nag-utos, o kaya ang kanyang anak, o ang kanyang tatay, ang kanyang nanay, ang bilis. Pero kapag ang Diyos ang nag-utos, nako, sakana muna, hindi. Yan, hindi ang, kadalasan hindi ang sagot. Bakit? Tinatalo ng sariling kalooban. Amen. Minsan yung ibang tao pa nga, pag ibang tao ang nag-utos, abay, sinusunod ka agad. Pero pag ang Diyos, nako, kana muna, bukas na lang, sa isang araw na lang. Amen? O, kapatid, baka ikaw ang kinakausap dyan. Magpatawad ka na. Inuutusan ka ng Panginoon. Kasi yung kinagagalitan mo, mahal din ng Diyos yun. Amen? Tinubos din ng dugo ni Kristo yun. Amen? Yung kinasusuklaman mo. Amen? Okay. Tandaan po natin, ha, mga kapatid. Huwag kayo maaasar sa inyong kapwa. Bakit? Sapagkat yan ay mahal din ng Panginoon. Unawain natin, yun ang utos ng Panginoon. Unawain natin sila, yung mga nakagawa sa atin ng masama, ay atin pong ipanalangin. Huwag natin gagantihan ng masama. Bahala ang Panginoon dyan kung ano man ang plano niya. Ang malaga, ipanalangin natin sila na sila'y mapabuti, sila'y pagpalain ng Panginoon, at tayo na may pagpapalain din ng Panginoon. Bakit? Sumunod tayo sa kanyang kalooban. Kasi ang utos niya, mga kapatid, huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, ipanalangin yung sila'y pagpalain. Yan ang utos. Yan ang utos upang tumanggap rin kayo ng pagpapala. O, di ba? Sabi ng Panginoon yan eh. 1 Peter chapter 3, verse 9. Basahin nyo po at makikita nyo. Amen? Okay. Now, ito, mga kapatid.
Isa pang susi ng pagpapala ito, yung pagtitiwala sa Diyos. Pag tayo nagtitiwala ng lubos sa Diyos, pinagpapala tayo ng Panginoon. Lubos ba ang ating pagtitiwala? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 3 verse 5 sabi doon ay sa Diyos kayo magtiwala buong puso at lubusan. Yan. Sa Diyos tayo daw magtiwala ng buong puso at lubusan. Kapag ginawa naman natin, sabi ng Panginoon ito, Jeremiah chapter 17 verses 7 to 8. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Ibig sabihin, grabe ang pagpapala pala sa mga taong ang tiwala nila ay nasa sa Diyos. Mga kapatid, kayo po, nasaan ang pagtitiwala nyo? Nasa Diyos ba ng 100%? O naroon sa trabaho nyo? O kaya na doon sa hanap buhay nyo? O kaya naroon sa kapwa natin? May mga taong ganyan eh. Mahalata mo yung taong hindi sa Diyos talaga nagtitiwala ng lubos. Bakit? Naghahanap sila ng masasandalan lagi. Kaya tuntua sila kapag nakakilala sila ng taong mayaman, ng taong kilala, o kaya may nasa kapangyarihan. Naku, tuntua sila talaga namang pinagsisikapan nila maging close na close do sa taong iyon. Bakit? Kasi wala naman sa Diyos ang tiwala nila nasa tao. O, yun naman ang tiwala nila nasa trabaho nila. Mahal na mahal nila yung trabaho nila. Sukdo lang, hindi makapagsimba, hindi makapakinig ng ganitong pagninilay, hindi makapagbasa ng Bible, hindi makapagdasal. Basta nape-perfect lang nila yung attendance nila, yung presence nila doon sa kanilang trabaho o kaya doon sa kanilang negosyo o kaya sa anumang hanap buhay nila. Bakit? Doon sila nakaasa. Amen? O, yung iba naman nakaasa sa talino, nako, bubusugin. Aral pa ng aral yan kasi ang pag-asa nila, iba ang matalino, iba ang nag-aral, iba ang maraming alam. Yan, kaya dagdag sila ng dagdag ng kaalaman, patalino ng patalino, aral din, aral doon, ilang-ilang degree na. Bakit? Doon sila nakaasa sa talino nila. Yun ang sinasandalan nila. At pinaniniwalaan nilang yun ang magbibigay sa kanila ng maraming pagpapala. Nako, ang dami na pong nabigo dyan, ang dami na pong naging miserable ang buhay na ganyan. Nako, alam ko po yan eh, kasi marami po ako nakasama na ganyan. Mga kapatid, hindi lang basta ang pinag-aralan, ha? Mga professor pa sa isang kilalang universidad dito sa Pilipinas. Sa totoo lang po, pero hindi sila mapayapa. Lagi silang may takot, lagi silang may pangamba. Hindi ka mag-i-enjoy sa buhay kapag laging narin sa puso mo ang takot, galit, hinanakit, pangamba, kabalisahan. Hindi mo mai-enjoy ang buhay mo kahit ang tali-talino mo. Totoo po yan. Mas nag-i-enjoy pa yung hindi matatali-talino yung mga kapatid ko sa Panginoon, yung mga natutulog lang sa kalye. Nahanga-nga ako minsan kapag may nadadaanan akong ganun eh. Ang himbing-himbing ng tulog. Ang dami-dami nagdadaanan, ano? Sabi ko, may kapayapaan ang taong ito kasi ang dami-daming mga tao. Nako, tuwan-tuwa na sila makatulog ng 3 hours, 2 hours, 4 hours. Kapag naka-6 na oras sila ng tulog, nako, tuwan-tuwa sila. Amen. Pero yung iba, mga kapatid, abay, sumosobra pa sa 8 oras. Bakit? Eh, kasi walang masyadong iniisip. At yun ay isang malaking biyaya na. Amen po. Okay. Next is ito. Tingnan nyo, ha? Yung paghahandog sa Diyos. Isa sa susi ng pagpapala ng Diyos, yung paghahandog sa Diyos. Naghahandog ba ka sa Diyos? O, ito po, sabi dito, Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan, ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. O, paghahandog ito, ha? Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi matutuyuan. O, ibig sabihin ito, ang tinutukoy dito, ito eh, pag sinabing kamalig, di ba, lalagyan ng pagkain yun, ng ani, ng pagkain. So, ano ba ang pagkain at inumin? Di ba, simbolo yan ng buhay. Kapag wala kang pagkain, wala kang inumin, mamamatay ka. In other words, mga kapatid ko sa Panginoon,
kapag ikaw ay naghahandog sa Panginoon, ibinibless ng Panginoon yung buhay mo para humaba ang buhay mo. Amen? At sino ba mga humahaba ang buhay? Yung mga mapapayapa ang buhay, yung mga lagi na lang takot at may pangamba, yung umiikli ang buhay niya, lagi nagkakasakit yan eh. Oh, subukan nyo. Kapag lagi kayong maraming iniisip, maraming bumabagabag sa inyo, prone kayo sa karamdaman. Totoo po yan. Mas madali kayo magkaroon ng sakit kaysa doon sa mga taong payapa ang isipan. So, paano hahaba ang buhay mo? O, kuha niyo po. O, sabi sa Malakay chapter 3, ito. Sabi ng demonyo, huwag mong banggitin yan. Sabi sa, binubulong sa akin eh. Ay, paano hindi ko babanggitin? Ito nga ang sinasabi ng Panginoon na susi ng pagpapala. O, yung mga darating na kamalasan sa iyo, gawa ng Diablo eh, poproteksyon ng kanang Panginoon. Tingnan nyo ha, sabi dito. Dalhin ninyo ng buong buo sa Malakay chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. O, tingin nyo? Masaganang pagpapala. O, di ba? At kapag dinire-diretso pa natin doon, hindi na daw niya padadala ng salot. Alam nyo, ang salot yung parang mga kamalasang, kaguluhan. O, kapag ginagawa daw natin, yung ibinibigay natin yung ating 10% ng ating mga biyaya. O, tingnan nyo, may mga nagsalubong na kagad ang kilay noong marinig nila yung 10%, ano? Pero sa totoo lang, alam nyo bang 100% ay pag-aari ng Diyos yung nasa sa inyo? 100% po yan. Pwede niyang kuhanin yan ng lahat-lahat eh. Pero ang sabi niya, lalo naman kitang ibibless eh. Lalo naman kitang ibibless kung ibibigay mo sa akin ang 10% ng iyong mga biyayang ipinagkakaloob ko sa iyo. Parang ganito yun eh. Binibigyan kita na ito, 100%. Bigay mo lang sa akin, balik mo lang sa akin yung 10%. At lalo kitang ibibless, iingatan kita. Amen. Lalo kung bubuksan ang bintana ng langit upang ibuo sa iyo ang masaganang pagpapala. Tingnan nyo mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, marami ang uri ng pagpapala. Amen. At ang pinakamahalagang pagpapala, yung magkaroon ka ng kapayapaan at kagalakan sa puso. Totoo po yun. Anong halagang masarap ang kinakain mo, napakaganda ng sinasakyan mo, napakaganda ng tinutulugan mo, mga kapatid, na wala ka namang kapayapaan, hindi mo rin mai-enjoy yun. Amen po? Kaya may mga mayayaman na nakakalungkot, ang sasarap ng pagkain sa mesa, pero hindi sila makakain. Bakit? Nag-aaway. Nag-aaway yung kanilang pamilya. Amen? Sa harap ng pagkain. Nagbabatuhan pa. Di ba? Oh, gusto mo ba yung ganyan? Okay, ito. Isa pa ito. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Tingnan niyo, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay eh. Amen? Ano mang aspeto ng buhay mo? At higit pa sa inyong pangangailangan. Higit pa doon sa ating pangangailangan. Upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Para lalo pa tayong gumawa ng mabuti. In other words, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag tayo, sabi ng Panginoon, kapag tayo nagkakaloob sa Panginoon, tatanim tayo ng binhi na pasasaganain ng Panginoon para tayo lalong magpuri sa Diyos, lalong sumagana tayo at makagawa pa uli ng marami pang mabuting bagay sa ating kapwa at higit sa lahat ay sa Diyos. Kuha niyo po mga kapatid. Ito binabasa ko lamang po sa inyo. Wala akong gusto natin na tayo pagpalain, pero sabi nga ayaw naman nating sundin, 'di ba? Kaya dong yung ating binasa kanina, mamuhay kayo, sabi sa binasa nating reference natin, sabi dito,
James chapter 1 verse 22-25. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinalilimutan ng kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Tingnan nyo. Amen. Gusto nyo bang ano mang ginagawa nyo, pinagpapala ng Diyos? Oh, yan po ang susi, mga kapatid ko sa Panginoon. Oh, isa sa susi nga ay yung paghahandog sa Diyos, pag-aalay sa Panginoon. Tandaan natin, may karapatan po ang Diyos na humingi ng alay para sa Kanya. Bakit? Sapagkat lahat na nasa atin ay pahiram lang sa atin ng Panginoon. Hindi talagang pag-aari natin yan. Kahit nga yung ating buhay, hindi natin pag-aari. Amen? Pahiram din lang sa atin ng Panginoon yan. Sabi ng Lord, handugan natin siya. At makakatiyak tayo, mga kapatid. Ibi-bless tayo ng Panginoon. Tingnan nyo, doon sa tatlong binasa ko sa inyo. Okay. At, mga kapatid, okay. Panghuli ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Pakinggan nyo mabuti. Yung pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa. Susi ito ng biyaya at pagpapala. Amen? Sabi sa Proverbs chapter 11, verse 24-25, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Tingnan nyo, ang liwa-liwanag niyan. Amen? So, hindi pala nasasayang yung ating itinutulong sa ating kapwa. Amen? Huwag lang kayong aasa na yung din kapwa natin ang magbabalik sa atin, ang tulong gaganti. Wala, hindi po ganun. Ang Diyos po ang nangako, kaya ang Diyos ang tutupad ng kanyang pangako na kapag tayo daw, mga kapatid, matulungin sa ating kapwa, mapagbigay, mga kapatid, sa ating kapwa, lalo na doon sa mga naghihirap, mga kapatid, sa nangangailangan talaga, ay lalo daw tayong ibibless ng Panginoon. Lalo daw tayong pagyayamanin. Lalo daw tayong pasasaganain. Amen? Ngunit yung tikom daw ang kamay, ay nako, mga kapatid, naghihirap yun. Amen? So, ang susi nga ng pagpapala ay pagtulong sa kapwa. Amen po. Sabi sa Proverbs chapter 22, verse 9, ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain. Tingnan nyo, ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. O, tingnan nyo. O, lalo na ngayon sa mga panahong ito, ang dami pong nagugutom. Nakakatuwa yun sa isa nating kapat, anak na isa nating kapatiran, mga kapatid. O, ang ginawa niya, mga kapatid ko sa Panginoon. Kapag gumagawa tayo mabuti, alam nyo, nandyan din ang support ng Lord. Sa totoo lang, andyan po yung kanyang ayuda rin. Oh, kasi minabalitaan ako, mga kapatid, na isang kapatiran natin, mga kapatid, ay nagluto siya ng 50 packs lang ng pagkain, yung packs yung nasa styrofoam, then tapos sakay sa sasakyan, lumibot sila sa kamay nila kung saan sila makakaabot, bawat madaanan nilang nadyan na sa tutulog lang sa kariton, yung mga ganyan, yung mga naroon lang walang tahanan, diyan walang makain diyan sa lansangan, mga kapatid. Ang ginagawa nila, inaabutan. Alam nyo, may hinipo ang Panginoon. Aba, tinutulungan na siya, hindi lang siya ngayon ang bumubunot sa bulsa. Dahil kalooban ng Panginoon, lalo sa mga panahong ito, na ang dami pong nadidepress dahil walang makain, walang magastos. Subukan po natin maging matulungin sa kanila at makikita nyo po ang Diyos ang magbabalik sa atin hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Sabi niya sa Lucas chapter 6 verse 38, sabi doon, magbigay kayo at kayo bibigyan, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. So ang susi ng pagpapala ay maging pagpapala din tayo sa iba. Amen? Sa pamamagitan ng ating pagtulong, pagbibigay sa ating kapwa. Amen? O, sabi sa Proverbs chapter 19 verse 17, sabi, parang nagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Tingnan nyo, pag tayo pala tumutulong sa mahirap, mga kapatid, para tayo nagpapautang sa Diyos. At kapag ang Diyos daw, siyempre, pag ang Diyos ang nagbayad, eh, sobra-sobra yan. Kasi ayaw ng Panginoon na may utang siya sa atin. Ang gusto niya, laging tayo ang may utang sa Kanya. Amen? Kung hapuan nyo, mga kapatid,
Okay, mga kapatid ko sa Panginoon. So, yan po ang siyam na susi ng pagpapala ng Diyos. Nawa, balik-balikan natin ito, itong video na ito. I-share niyo po itong video na ito para doon sa naghahanap ng biyaya at pagpapala na hindi nila alam. Ito ang susi ng pagpapala. I-share niyo po yan para maging blessing din kayo sa iba. Amen. At sabihin niyo sa kanila, patuloy naman sumama sa atin sa pagninilay. Amen. Okay. At naglilingkod na rin kayo noon. Amen po ba? Okay, mga kapatid, kayo na tinawag ng Panginoon. Sa oras na ito, tayo lalapit sa Panginoon. Amen. Manalig po tayo na ang Panginoon ay siyang magpapala sa atin. He will make a way where there seems to be no way. Ha? Tandaan po natin, kahit na hirap tayo, tandaan po natin, makagagawa ng paraan ang Panginoon upang tayo pagpalain. Amen? Manalig po tayo, lumapit po tayo sa Panginoon, ang buong pananampalataya. Amen? Ano man ang problema nyo, ano man ang karamdaman ninyo, ihanda nyo rin yung inyong tubig, ano? Yung tubig nyo, ito, yan, para gamitin din ni Lord dyan. Amen? Hindi lang para sa inyo, kundi para sa ating kapwa na ilalapit sa atin ng Panginoon na nangangailangan din ng kagalingan. Lumapit po tayo sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, nananalig po kami. Wala pong imposible sa iyo. Nananalig po kami, Panginoon. Nasa sa iyo ang lahat ng aming kailangan. Kahit napakahirap na nangyayari, alam namin merong kaparing paraan upang kami mapagpala mo. Lord, lalo na mga may karamdaman, Panginoon, patawarin niyo kami. Lord, sa mga sandaling naging tikom din kami para sa pangangailangan ng iba, patawarin mo kami sa mga sandaling hindi kami sa iyo umaasa. Bagkos, Panginoon, nagyayabang pa kami. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga na bitawa namin mga pananalita na parang itinataas namin ang aming mga sarili. Patawarin niyo po kami, kaming lahat, Panginoon. Lord, ano man ang nakita niyo, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyo na ginawa namin, Lord, please, patawarin niyo po kami at hayaan mo po, Panginoon, na muli maranasan ng bawat isa, o Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan. Hayaan mo, Panginoon, na yung mga may karamdaman, Lord, makaranas ng paghipo mo, ng himala mo, ng Lord, biyaya ng kagalingan, kaginawahan, kapanatagan. Maawa na po kayo, Panginoon, sa mga nahihirapan, sa mga balisa, sa mga hindi na malaman yung gagawin, lalo po yung mga nakakaranas ng depression. Lord, I pray, Lord, padama mo po sa kanila, Panginoon, na mayroong Diyos na handang tumulong, mayroong Diyos na nagpapalaya, mayroong Diyos na nagmamahal sa amin, lagi nagmamahal sa akin, at Diyos na wala nang inisip kundi ang aming kabubuti, ang kami magkaroon ng kapayapaan, kagalakan, higit sa lahat yung buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya Lord, I pray, lahat po ng mga kanilay ko ngayon, saan man sulok na mundo sila naroon, i-bless mo po sila, tulungan sila. Hipuin, Lord, lahat, palayain, ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Higit sa lahat nga, yung mga may karamdaman, ano man ang kanilang karamdaman, mula ulo hanggang talampakan, sa dugo man yan, sa buto man yan, sa laman man yan, sa balat man yan, o sa bituka, sa atay, o sa lalamunan, sa baga, yan. Saan mong bahagi ng katawan nila, Panginoon, I pray. Sa bato, sa pantog, sa masayalang bahagi ng katawan, Panginoon, I pray lahat yan. Hipuin mo po, Panginoon, pagalingin, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, Lord. Paranas mo po ang kabutihan mo. Sa inyo po'y walang imposible. Sa inyo walang mahira. Mahabag po kayo, maawa po kayo, Lord. Inaangkin po namin sa mga sandaling ito, nakapatong ang iyong mga kamay sa bawat kanilay ko, sa bawat isa sa amin, Panginoon, at pinagpapala mo. Tinutugon ang aming mga kahilingan sa ngalan ni Jesus. At kayo naman po yan, lagi namin pupurihin, luluwalhatiin, sasambahin at paglilingkuran, mamahalin habang kami nabubuhay sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Ama, ngayon pa lamang, inaangkin na po namin, Panginoon, pinasasalamatan ka na namin sapagkat nananalig kaming tinugon mo ang aming kahilingan. In Jesus' name, Amen.
and amen and amen. Thank you, Lord. To God be the glory. Amen and amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen at amen. Mga kapatid, maraming maraming pong salamat sa pakikipagnilay niyo pong muli sa akin. Hindi po nasayang inyong pakikipagnilay. Pinagpala po tayo. Kaya dapat mag-iwahiwalay tayo na may ngiti sa labi. Amen. Sapagkat kita ng Diyos yan. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen po. At ulitin ko po, share niyo po ulit itong video na ito sa ating, lalo sa mga kaibigan na, lalo na sa mga nahihirapan. At sabihin niyo rin po, mag-subscribe sa YouTube channel natin para lagi silang updated sa ating mga videos na at mababalik-balikan, maisishare din nila. Amen po. At yayaan niyo lagi na tayo magsama-sama every MWF, mga kapatid, 7:30 p.m. Amen po. Maraming maraming pong salamat. Maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Amen and amen.